paano yan? Proseso bilang aktor. Paano? Mabilisan lang. Ngayon dito, by first time ko yung ganong kabilis na... do you need time para mapunta doon sa character? Malaking bagay, Tito Boy, yung kasama ko siguro, yung director ko, like kayo po, Tito Boy, kasi may nafe-feel ko yung tiwala sa akin. So, feeling ko kaya ko siyang gawin. Ngayon ko lang siya nabato ulit, Tito Boy, tsaka hindi ko siya linya. So, dinamdam ko lang, naalala ko lang yung eksena. As an actor, anong proseso mo? Do you create a backstory? Do you create a... Diba? Yung ganun? Madalas, Tito Boy, nandun ako nagsistart. Nakikreate ako ng backstory, pero usually sa pelikula, buo na eh. Binibigay. So ako, believability lang talaga. Iniwala lang ako dun sa character ko, kailangan sa storya. Kailangan kapanipaniwala. Opo, Tito Boy. Eh. As in, open ako palagi sa pagkakamali. So lagi ako nakikinig lang palagi. Very open ako sa okay. Adjustments palagi. Pag-usapan natin yung pagiging matakutin mo. Does that make you more vulnerable? Kasi takot ka raw sa heights, takot ka sa... Ipis! Hindi, acting lang yan. Ipis, ano ba, multo... Heights, tubig... Kaya hindi ko nga alam ba't nasa Running Man ako kasi lahat takot-takot dito. Kaya ang tawag sa'yo sa Running Man ay... Boy Cabado. Boy Cabado. Okay, how do you handle that? I mean, as an actor. Kasi wala ka naman takot as an actor. Wala kang takot. Oo nga, Tito Boy. Maghubad, kung ano ang hinihingi ng papel, you do it. Paano yun? Feeling ko, Tito Boy, kasi bilang si Kokoy, ang dami kong kinakatakutan po talaga. So, pag nandun na ako sa paa ng karakter na ginagawa ko po, wala ko dapat kinakatakutan. Parang kailangan ko maniwala dun sa ginagawa ko. So, kahit minsan takot ako, hirap. Pero yung takot, nagagamit mo ba yan? Parang to fuel, you know, yourself as an actor? Yes, can you transform that into an enerhiya, ika nga? Madalas, Tito Boy. Kasi pag wala po yung kaba, may mali sa akin. So meron pong mga takes na alam kong wala akong kaba, feeling ko isa pa. At kung hindi man umisa si Direk, baka po pwedeng. Kasi alam ko hindi buo. Kasi walang kaba ni kaunti. Ayoko lang magpalamon sa kaba, Tito Boy, kasi iba na yun eh. Parang hindi ko na magagawa. Pero nagagamit mo ang kaba? Nandun po siya palagi. Pinag-uusapan natin ang kaba. Ano ang kaba mo pagdating sa karera? Pagdating sa pamilya, Koy? Kaba ko sa karera, Tito Boy. Sa ngayon po, itong estado ko po ngayon, parang hindi ko po nararamdaman yung kaba in general sa karera. Kasi feeling ko yung pamilya ko, yung lagi nakasuporta sa akin, tsaka yung mga colloquies ko. Pero kung karerang usapan, Tito Boy, may pressure eh. Mm-hmm. May pressure siya lagi, Tito Boy, pero hindi ko lang siya lagi nilalagay sa utak ko. Pressure na? Na, syempre, kailangan ganito. May maririnig ka, dapat ganito, ganyan. At kailangan may ginagawa lagi. Kailangan busy ka, ganyan.